Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito po ang kwento. Taong 1968, habang naglalakad ako, bit-bit ang pingga na pangsalok ng tubig at patungo ako sa may igiban sa may balon. Kasagsagan ng init at tirik na tirik ang araw sa katanghaliang tapat. Subalit, nakakaramdam ako ng kilabot sapagkat napakatahimik. Ayon sa kwento ng aking lolo, ay hindi niya kami pinapalabas ng tanghaling tapat sapagkat sa ganitong oras daw lumalabas ang mga hindi nakikitang elemento. Katanghali ang tapat. At bukod sa mga elemento, ay may gumagalang aswang na lumalabas sa ganitong oras. Bagamat bata pa lamang ako nang ikinuwento ni Lolo, ay ilang taon nang nakalipas. Ngunit, wala pa naman akong nakikita. Ni isa. Hindi ko alam kung nananakot lamang ba si Lolo. Wala rin naman akong nabalitaan o nakita na sinakmal ng aswang dito sa aming baryo sa katanghaliang tapat. Ngunit sa kabila nun, sa aking kaibuturan, naniniwala ako sa kwentong yun. Ngunit wala nang magagawa ang kwento na yun ni Lolo nang mautusan ako ni Nanay na magsalok ng tubig sa katanghaliang tapat. Ubus na kasi ang aming tubig at mas matindi pa sa aswang kapag si Nanay na ang dumakdak. Habang naglalakad sa gitna ng lubak-lubak at medyo maalikabok na kalsada, ay napapansin ko na parang may humahawi sa mga talahib na nasa gilid ng daanan. Patuloy lamang ako sa pagbagtas ng daanan na paunti-unti ay nagiging makipot. Nang bigla na lamang akong mapahinto sapagkat may narinig talaga ako na kung anong bagay na sa tingin ko ay nagmumula sa talahiban. Pansamantala akong tumigil at nagmanman sa paligid. Inilapag ko ang lagayan ng tubig at hinawakan ko na ng dalawang kamay ko ang pingga na yari sa kawayan at hinawakan ko na ito ng buong higpit. Handa na ako na ipanghampas yung pingga sa kung anuman ang nasa talahiban. Ngunit dahan-dahan din ay napapatras ako. Nang biglang may tumalon mula sa talahiban, napasalampak ako sa lupa sa sobrang gulat. At kasunod nun, ay nakabibinging tawanan ng umalingaungaw sa paligid. Sina Procopio pala at Simon ang nagmula sa talahiban, kasama din si Federico. Halos magpagulong-gulong sa lupa ang tatlo sa kakatawa. Pinagkatuwaan lang pala ako nung tatlo. Sina Procopio, Simon at Federico ay aking mga kababata. Mga kasabayan kong lumaki dito sa aming baryo.
Halos hindi pa maganda mayaw si Simon sa kakatawa. Tumutulo pa ang laway nito at hindi pa rin mapatid-patid ang pagtawa. Si Procopio naman ay napapautot na. Dahil sa walang tigil na paghagalpak ng kanyang tawa. Kung sa bagay, hindi na ako nasanay. Ako madalas ang kanilang pagkatuwan. Sapagkat kilala nila ako na matatakotin sa aming mga magkakaibigan. Pedring, maganda ka mamayang gabi ah. Pagpatak pa lamang ng alas 6 ay mangangaluan na tayo, sambit ni Procopio. Oo, Pedring, samahan mo kami ha. Mangangaluluan na tayo. Todos Los Santos na. Kaya kailangan, gawin natin ang nakasanayan nating tradisyon. Banggit pa ni Simon at Pedring. Ang mga linya sa kanta na palaging nauulinagan kapag paparating na ang undas. Matapos akong isama ng sapilitan nila Procopio sa gagawing pangangaluluwa mamayang gabi. Kung sa Pasko ay may mga nangangaruling tuwing gabi, meron din ganyan pagdating ng undas. Iyon ang tinatawag na pangangaluluwa. Isang tradisyon na nakagawian na ng mga Pilipino. Ngunit malimit lamang itong nakikita sa mga probinsya. Pananapatan sa bisperas ng Todos Los Santos. Inaawitan ng pananapatan ang nasa tahanan upang kunwari maawa sa kanila ng mga kaluluwang naligaw mula sa purgatorio. Nagtitipon-tipon ang mga kabataan at nag-iikot sa mga pamayanan at ang bawat bahay na matatapatan ay aawitan ng kantang pangangaluluwa at magkukunwaring mga kaluluwang naliligaw mula sa purgatorio. Ang may-ari naman ng bahay ay inaabutan sila ng pera. Ang iba naman ay mga kakanin. Subalit may mga pagkakataon naman na ang ibang nangangaluluwa habang kumakanta ay nagtutungo naman sa silong ng bahay. Sapagkat kung hindi mapagbubuksan at hindi papansinin ay palihim na magtutungo sa silong ng bahay upang tingnan kung may itlog na ang mga pugad ng manok at kukuhaan nito. At kung malaman ng may-ari na nabawasan ang itlog ay sasabihin na ang kaluluwa ang kumuha. Pinasinayaan nila Procopio ang pagbubuo at pagsasama-sama naming mga magkakaibigan para sa tao ng tradisyon ng pangangaluluwa sa tuwing sasapot ang Todos Los Santos. Palagi akong kasama sa ganyang pagtitipon. Bukod kasi sa pagiging magkakababata namin, ay ako ang tumutugtog ng gitara. Bago pa man mag alas 6 ng hapon na yun, ay nakagayak na ako. Nakapaligo na ako ng maigi. Hiniram ko pa ang pamada ni tatay na sa tuwing okasyon lamang nagagamit. Aba, mukhang bis na bis ka, Pedring ah. Mukhang may aakit ng kata ng ligaw. Itong anak ko ah, pinata na! Kaya nga lamang eh,
Bakit tuwing Todos Los Santos ka lamang manliligaw? Sambit pa ni tatay. Hindi naman, Toy. Ibisperas po kasi ng Todos Los Santos kaya mangangaluluwa kami. Kasama sila si Moon at Procopio. Tugon ko kay tatay. Ay, ganun ba? Kala ko pa naman eh. May mamanugangin ako. Pahihiramin pa naman sana kita ng sapatos na yari sa balat. Mali naman palang aking akala. Tugon pa ni tatay. Suot-suot ko ang kamisa di chino na mahaba ang manggas. At naglagay na rin ako ng karagdagang panyo at inilagay sa aking bandang leeg upang panlaban sa lamig. Baka kako ako'y pulmonyahin pa. Nang matapos na akong makapag-ayos, ay nagpaalam muna ako kina tatay at saka na umalis upang hanapin sina Procopio. Mula sa malayo, ay tanaw ko na ang pagtitipon-tipon ng mga kabataan sa tapat ng puno ng akasya na siyang napag-usapan namin na lugar ng aming tagpuan. Ito na pala si Pedring eh. Tara na at simulan na natin ng tayo makarami. Bungad pa ni Procopio at sabay abot sa akin ng gitara. At kagaya nga ng nakagawian, ay naglibot kami sa aming baryo. Unang bahay na aming natapatan ay ang bahay ni Kaipe. Siya ang dating punong barangay ng aming lugar. At sinimulan na nga namin ang pangangaluluwa. Talaga namang napakagalante ni Kaipe. Bukod sa mga kakanin at salabat na inihain sa amin, ay pinabaunan pa kami ng salapi. Maliit na halaga lamang subalit, sapat na yun upang magdulot ng tuwa sa amin. Matapos kong kumain ng suman, ay nagdala pa ako ng bukayo at inilagay sa aking bulsa. Sabi kasi ni Kaipe, ay ibaon ko daw upang hindi gutumin habang nangangaluluwa. Sumunod na bahay naman na aming natapatan ay ang bahay nila Aling Metring. At hindi din kami nabigo sapagkat papalapit pa lamang kami sa bakuran nila Aling Metring ay sinalubong kaagad kami ng mga apo ni Aling Metring at tila sumasabay pa sa pagganta. At kagaya kanina, ay pinabauna naman kami ng mga kakanin mula sa bahay nila Aling Metring. Hanggang sa sumunod na bahay naman, ang bahay nila Mang Esto. Iyon ang aming natapatan. At matapos naman yun, ay ang bahay nila Aling Barang. Inisa-isa na namin ang mga bahay sa aming baryo. At halos lahat ay napunta na namin. Busog na busog kami sa mga pagkain. At bukod pa dun, ay may mga daladala pa kami. Sapagkat pinapauwi sa amin ang mga kakanin. Ngunit pagdating sa salapi, ay hindi ganun kadami. Ngunit ayos lamang yun at pinaghati-hatian pa namin. At matapos yun, ay nagpatuloy pa kami. Hanggang sa may nadaanan kaming isang bahay na may naiwang nakasinding lamparilya. Nang madaanan namin ito, ay nag-aya nang umuwi sina Procopio. Si Simon naman ay ayaw pa, ngunit sina Bunsoy, si Minyong, at si Federico ay nais na rin umuwi sapagkat lumalalim na ang gabi. Ako naman ay pauwi na rin sapagkat nag-aya nang umuwi ang karamihan sa mga kasama namin. Subalit, mapilit si Simon. Huwag muna,
Eh sayang naman ang gabi. Hindi pa natin napupuntahan ang nag-iisang bahay na yun. Sambit ni Simon. Patungkol sa nag-iisang bahay kubo na tinutukoy ko kanina lamang. Eh, sige, sige. Pero, kayo na lamang. Dahil baka hinahanap na ako ng aking itang. Sambit pa ni Bunsoy. Ako din. Kailangan ko ng umuwi. Ang totoo niyan eh. Humukulong ang aking tiyan. Nadudumi na ako sa dami ng kinain natin. Banggit pa ni Minyo. Ay, ganun ba? Eh, ako naman eh nananakit ng pangako kakanguya. Mahigi siguro sa sunod na natin puntahan yan. Yung bahay niya. Dagdag pa ni Procopio. Na sinang-ayunan pa ng iba naming mga kasamahan. Ako din eh sumang-ayon din naman sa kapasya ngayon. Nang magsalita muli si Simon. Sige. Pero, Pedring, baka maaari mo naman akong samahan. Kaawa-awa naman kung hindi natin mapupuntan at matatapatan ang bahay na yun. Bilang ikaw ang may bit-bit ng gitara kahit dalawa na lamang tayo. Dagdag pa ni Simon. Kung kahit wala na akong nagawa pa at napapayag na ako sa sinabi niyo ni Simon. Kung kahit dalawa na lamang kami ni Simon ang nagpatuloy. May kalayuan pa ang bahay kubo na yun. Subalit madali lamang itong makita sa gabing madilim dahil sa nakasindi na itong lamparilya. At habang naglalakad kami, papalapit, ay tila lumalamlam ang dingas ng apoy ng lamparilya. Nang maya-maya pa ay bumulong ako kay Simon. Simon, alam mo ba ang bahay na pupunta natin? Napapabalitang may aswang na nagawi dyan. Dyan lamang. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Sambit ko. Ako naman, ay habang sinasabi ko yun, ay kinikilabutan ako. Bilang matatakotin, ay lalong nagbigay ito sa akin ng kilabot. At ang halos wala ka ng maaninagan sa paligid, dala ng takip silim. Hindi totoo yan! Nagpapaniwala ka sa mga ganyang sabi-sabi. Ang habol natin dito ay makalikom tayo ng sapat na pagkain o kaya naman ay pera. Kung kaya't magpatuloy lamang kami. At pagkatapat namin sa bahay na may nakasinding lamparilla, ay nagudyat na ako na sisimula na. Kinalabit ko na ang kwerdas ng gitara. At pagsimula nang umawit si Simon, makalipas lamang ang ilang minuto, ay wala na rin lumalabas o dumudungaw man lamang mula sa bahay. Nagpatuloy pa kami subalit, ilang minuto pa ang lumipas, ngunit wala pa rin. Wala pa rin lumalabas. Wala pa rin dumudungaw. Mukhang walang tao sa balit. Naiwang nakasindi ang lamparilla. At dahil wala nang lumalabas, ay ginawa ni Simon ay dahan-dahan itong yumuko habang kumakanta. At dahan-dahan tumingin si Silong at naghanap ng pugad ng manok. Mukhang mangunguha na lamang ng itog bilang pangangaluluwa. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako na parang may sumitsit. Yung napakalakas na sitsit.
yung klase ng sit-sit na parang nanggaling sa yung tatay na galit na galit. Pagkasit-sit nun, ay nagulat si Simon. Bigla itong napatayo at naupog sa silong. At saan nabitawa naman ang mga kinuhang itlog? Kaagad na akong hinatak ni Simon upang tumakbo. Subalit habang papatakbo na, ay natalisod ako dahilan upang mapahinto ako. Napansin yun ni Simon kung kaya't akma niya na akong babalik. Nang makarinig muli kami ng pagsitsit. At sa pagkakataong ito, mas malakas kumpara kanina, na parang malapit na lamang ang sumitsit. Napatakbo na ng mabilis si Simon. Ako din ay kakaripas na rin sana ng takbo at magkukumahog na nang makarinig ako ng boses mula sa akin likuran. Tulong! Tulungan mo ako! Tulong! Pagkadinig ko nun, ay napahinto ako sa pagtakbo. Muli ay narinig ko ang boses. Tulong! Tulungan mo ako! Sambit muli ng boses. Bagamat nakakaramdam ng takot, nanaig sa akin ang awa na nagmumula sa boses na yun. Pakiwari ko'y nasa malubang kalagayan ng nasambit na nilalang na yun. Kailangan na kailangan niya ng tulong. Napalingon ako. Muling pinakiramdaman kung saan nagmumula ang boses. Nang magsalita itong muli, sa tingin ko ay sa kubo yun ang gagaling, kung saan may naiwang nakasinding lamparilya. Nang muli kong tingnan ang malamlam na dingas ng apoy sa naiwang nakasinding lamparilya, lalong namayani sa akin ang awa. Mas nangibabaw sa akin na meron talagang nangangailangan ng tulong at kinakailangan ko siyang matulungan. Patuloy pa rin ako sa pakikiramdam sa paligid. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa kubo na yun. Hanggang sa tuluyan na nga akong makalapit. Inaantay kong magsalita muli ang boses upang malaman ko kung saan talaga ito nakapwesto. Subalit wala na akong naririnig pa. Nakiramdam muli ako. Ilang minuto pa ang nakalipas, ay wala na talaga akong naririnig pa. Nagpasya na akong lisanin ang lugar na yun. Nang marinig ko muli ang boses, Dito! Dito ako! Nasa silong! Sambit ng boses. Ako naman ay napaisip na kung anong klaseng tao ito. Bakit nasa ilalim siya na nakapwesto? At doon pa mismo sa ilalim ng silong, salit na nasa loob ng kanyang bahay. Dahan-dahan akong yumuko at sinilip ko yung tao sa silong. Napakadilim nito. Halos wala akong maaninag. Hanggang sa unti-unti ko nang naaaninagan ang pugay na kanina lamang ay kinuhaan pa ni Simon ng itlog. Subalit bukod dun, ay wala na akong makita. Napakadilim nito. Halos wala akong maaninagan. Hanggang sa unti-unti ko nang naaaninagan ng mga pugad na kanina lamang ay kinuhaan pa ni Simon ng itlog.
Subalit bukod dun, ay wala na akong makita. Nang biglang mula sa dilim ay dalawang mata ang lumabas na nanlilisig at pulang-pula ang mga ito. Ang mata niya ay hindi parang sa tao, ngunit parang kagaya sa pusa, ngunit pulang-pula ang kanyang mata. Napasigaw na ako sa takot at napaalpas ako. Nang magsalita muli ang boses, "Huwag kang matakot, Pedring. Hindi kita sasaktan. Kailangan kong tulong mo, Pedring. Ikaw lang ang lumapit dito na maaari kong mahingan ng tulong." Sambit pa ng nilalang na yun. Dahil dun ay muli ako napahinto. Dala ng awa. Nang ilang sandali pa'y nagsalitang muli ang nilalang na yun. "Kapag tinulungan mo ako, Pedring, gagantimpalaan kita. Gagantimpalaan kita ng kayamanan." Dahil dun ay muli akong napalingon. Pagkadinig ko nun, ay napatigil ako. Napalingon. Kayamanan? Anong ibig mong sabihin? Anong kayamanan? Sambit ko lamang sa aking isipan. Sa loob-loob ko, ay hindi ko naman hinahangad ang may kapalit. Ang tanging nais ko lang naman ay makatulong. Kaya nga lamang ay papaano ko tutulungan ang isang nilalang na hindi ko mawari. Nang muli ko itong lingunin, ay napaatras muli ako sa nakakakilabot nitong kaanyuan. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nasisiguro kong hindi iyon mata ng isang tao. Mapupula. Hindi ko pa man makita ang kabuuan ng kanyang kaanyuan. Matinding takot na ang aking nararamdaman. At bukod dun, ay may napakabahong amoy na parang may nabubulok na laman. At saka ko pa lamang napagtanto na ang nilalang na nasa silong ng bahay na may naiwang lamparilla ay isang aswang. Napatras na ako at napapitlag. Kailangan kong iligtas ang aking sarili. Nang muling magsalita ang nilalang na yon, na tila nagsusumamo. "Parang awa mo na! Parang awa mo na! Maawa ka! Maawa ka! Hindi kita sasaktan. Tulungan mo lamang ako. Tulungan mo lamang akong makabalik sa aming lugar. Pakiusap! Pakiusap!" Sambit pa ng aswang. At bahagya pa itong lumabas mula sa madilim na silong. Unti-unti kong nakita ang nakakakilabot niyang kaanyuan. Hindi ko mawari kung ano ang itsura niya. Kakaibang kanyang balat. Nagtataglay ito ng mahahabang kuko.
at halos payo ko na ito kung maglakad. Nang muli itong magsalita, huwag kang matakot. Kaibigan, hindi ako masamang nilalang. Hindi kita sasaktan. Hindi kita kakainin kung yan ang binangangamba mo. Nais ko lamang makauwi sa aming angkan. Sambit pa nung nilalang. Bagamat nakahihilakbot ang kanyang kaanyuan, ay nakaramdam ako ng awa. Nakaramdam ako ng kurot sa aking puso. Nang bahagya pang lumapit ang nilalang at nangka akong lalapitan, ay nagsisigaw na ako at nagtatatakbo. Halos panawan na ako ng ulirat sa tindi ng takot na aking nadarama. At biglang naglaho ang awa na aking nadarama kanina. Lumalawit na ang aking dila sa sobrang hingal, kakatakbo. At nang matanaw ko na ang aming bakuran, ay pinilit ko munang makapasok sa aming bakod. At saka na patukod na lamang sa isa sa mga haligi ng aming bahay. Pilit kong hinahabol ang aking hininga. Dala ng matinding hingal. Makalipas ang ilang minuto, ay nahimasmasan na ako. Ano ang aking nakita? Ano yun? Tanong ko sa aking sarili. Isang aswang. Isang aswang yun. Sambit ko pa habang kinakausap ko ang aking sarili. Ngunit sa kabila nun, ay nakaramdam pa rin ako ng matinding awa. May angkan pala ang mga ganong nilalang. Papaano kung nais niya lamang talagang makauwi sa kanila? Sambit ko pa sa aking isipan. Siya marahil ang napapabalitang aswang na nagawi sa aming lugar. Bagamat wala naman kaming naririnig na nabiktima o napaano man lamang simula nung balitang yun. Ngunit may bahid pa rin ang katotohanan ang kanyang sinabi na hindi siya nananakit ng tao. At isa pa, ayon din sa kanya, ay isa din daw siyang tao. Mga bagay na tumatakbo sa aking isipan ng mga sandaling yun. Nanatili lamang ako sa tapat ng aming bahay. Nagpalakad-lakad na parang nahihibang. At tila hindi mawaglit ang aking mga nakita sa aking gunam-gunam. Hindi ko namamalayan na kanina pa pala akong pinagmamasdan ni tatay. Pedring! Anong nangyari? Mukhang binigo ka yata ng iyong nililiyag. Biglang sambit ni tatay. Ako naman ay gulat na gulat. Nanlaki pa ang aking mga mata sapagkat hindi ko inaakala na naririyan pala si tatay. Bakit gulat na gulat ka? Para kang nakakita ng aswang. Tugon pa ni tatay. At dahil doon ay lalong nanlaki ang aking mga mata. Paano niyo pong nalaman, tay? Bigla ko na lamang bulalas. Pagkasagot ko nun, ay napasigaw naman si tatay. Ano ka mo? Totoo ba, Pedring? Ang totoo'y binibiro lamang kita. Pero totoo nga ba na nakakita ka? Sambit pa ni tatay.
Opo, tay. Huwag po kayong maingay, ha? Kanina pa, nakakita po talaga ako ng aswang. Sambit ko. Si tatay naman ay parang bata na nakatuon lamang ang tingin sa akin pagkasambit ko nun. Nakatutok at nakikinig sa bawat mamumutawi sa aking bibig. Paano mo nakita? Anong nangyari? Tanong pa ni tatay. Hindi ba tay? Nangangaluluwa kami kanina. Kasama ko sina Simon at Procopio. Nung nagpunta kami sa huling bahay sa may malapit sa may Sampalukan, may nag-iisang kubo doon, hindi ba? Tugon ko. Tama, meron nga. Iyan ba yung napapabalitang may aswang? Kaagad kong tinakpan ang bibig ni tatay dahil kamuntikan na niyang masabi ito ng mapakalakas. Tay, dahan-dahan lang po. Huwag tayong maingay. Baka may makarinig sa atin. Baka tayong pagbalingan. Sambit ko pa. Sabay takip din ng sarili niyang bibig si tatay. Tama ka. Tama ka, Pedring. Teka. Doon ba ka mo? Doon sa bahay na yun. Sige nga, ituloy mo yung kwento mo. Dagdag pa ni tatay. Yun na nga, tay. Kami na lamang dalawa ni Simon nun. Pero si Simon, biglang tumakbo. Ako din naman ay napatakbo ng biglang. May nagsalita at humihingi ng tulong. Biglang nanlaki pang lalo ang malalaki ng talagang mata ni tatay. Para nang kwago si tatay sa laki ng kanyang mata, sa labis na pagkagulat. Ano bang nangyari? Ikwento mo na! Huwag mo nang bitinin pa! Tugon pa ni tatay. At halatang nanggigigil na sa karugtong ng kwento. Yun na nga po, tay. Humihingi siya ng tulong. Papatakbo na nga sana ako nang magsalita siyang muli. Ang sabi po niya, kung tutulungan ko daw siya, ay bibigyan niya ako ng gantimpala. Biglang natigilan si tatay. Pansamantalang natulala. Titig na titig sa akin at nanlalaki ang mga mata. Malakuwago. Tay, anong gagawin natin? Nang hindi ko namamalayan, ay napapalakas na ang aking boses. Inaan mo lamang ang bibig mo. Baka may makarinig sa'yo. Nang biglang nagsalita mula sa likod si nanay. Anong pinag-uusapan niyong mag-ama riyan? Kanina pa kayo andin yan? Ha? Ano yan? Tanong agad ni nanay. Dahil dun ay napatingin ako kay tatay. Na kung sasabihin ko rin ba kay nanay ang nakita ko. Nang walang ano-ano, ay biglang sinabi ni tatay kay nanay ang aking mga nasaksihan kanina lamang. Gulat na gulat si nanay. Nababaliw ka na ba? Nababaliw ka na ba, Emo? Huwag mong tuturungan. Baka patibong lamang yan. Hindi. Huwag. Pagtutol pa ni nanay sa tangkang pagtulong na gusto ko. Anong aswang-aswang yan? Baka patibong lamang yan. Dagdag pa ni nanay. Dahil dun ay napatingin na ako kay nanay. Si tatay naman ay tila nag-iisip. Hindi naman siguro. Baka nangangailangan lamang talaga siya ng tulong. Sapagkat kung nais talaga ng isang aswang ibiktimahin si Pedring, ay hindi na niya pagsasalitain pa ang kanyang biktima. Hindi ba?
Sambit pa ni tatay. Sigurado ka na ba dyan sa sinasabi mo, Emo? E paano kung nililinlang ka lamang yan? Tatandaan mo, nilulukuban niya ng itim na kapangyarihan. Yang mga ganyang nilalang. Dagdag pa ni nanay. Si tatay naman ay tila hindi natinag. Maaari nga yung sinasabi mo, Maring. Pero sa tingin mo ba ang ganyang klaseng nilalang eh? Manghihingi pa ng tulong kung saan eh. May mga kakayahan yan sila. Nahigit pa sa pangkaraniwang tao. Kagaya ng lakas. At bilis. At likse. Talagang nais niyang biktima yun si Pedring. Hindi na niyan pinatakas pa ang anak natin. Sambit pa ni tatay. Pero sa isang banda, tama din naman ang sinasabi ng nanay mo. Tama din ang sinabi ni Maring. Kukit kinakailangan natin ang ibayong pag-iingat. Dagdag pa ni tatay. Dahil dun ay napatanong ako. Kung ganun po, ay, ano po ang gagawin natin? Ikaw, ano bang nararamdaman mo? Ano bang nananaig sa iyong kalooban? Tanong naman sa akin ni tatay pabalik. Ang nais ko po talaga, tay. Itulungan lamang siya. Nais ko lamang po makatulong. Wala naman po akong hangad na iba pa. Tugon ko. Ngunit hindi pa ako nakakatapos sa pagsasalita. Ay dagli nang nagsalita si tatay. Eh kung ganun eh, wala na tayong ibang gagawin. Kung hindi, tutulungan natin. Ang nilalang na yan. Sambit pa ni tatay. Nabahagyang napalakas ang boses. Nababaliw ka na ba talagang Emo? Ipapahamak mo ang ating pamilya? Papahamak mo ang pamilya natin? Pinandilata ni nanay si tatay nung mga tagbong yun. Hindi naman ako lamang ang nagpasya niyan. Narinig mo naman. Yun ang kagustuhan ni Pedring. Sinang-ayunan ko lamang. Tugon pa ni tatay. Nyari ka pa eh. May narinig mo lang ang kayamanan. Sigaw pa ni nanay. Nang biglang tinakpan ni tatay ang bibig ni nanay. Huwag mong masyadong pakalakasan ang iyong boses, Maring. Baka may makarinig sa atin. Pagdidiin pa ni tatay. Dahil doon ay pansamantala kaming napatahimik. Nagmanman sa paligid. Kung may nakadinig ba sa amin. Ang mga kapatid ko ay mga tulog na. At sa aming bahay ay kaming tatlo na lamang ang gising. Kaya ang alamang tay, nakakatakot talaga eh. Nakakatakot ang kanyang kaanyuan. Sambit ko. Huwag kang mag-alala, Pedring. Para ano pa't naging tatay mo ako kung hindi kita ipagtatanggol sa mga kagaya niyan? Kung hindi mo na itatanong, dati akong namamaslang ng mga maligno. Sambit pa ni tatay. Nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Halos mapabalikwas si tatay dahil sa matinding gulat. Natakot ito. Mang Emong, paumanhin po kung naggulat ko kayo. Ako po si Simon. Nakikilala niyo naman po ako, di ba? Nais ko lamang kamustahin kung nakauwi ng maayos si Pedring. Iyan na pala si Pedring. Pedring, buti naman nakauwi ka ng maayos. Sambit ni Simon. Oo. Maayos naman ako, Simon. Tugon ko naman. Nung mga sandaling yun, ay nagdadalawang isip ako. Kung sasabihin ko din ba kay Simon ang aking nakita sa bahay na may naiwang nakasinding lamparilya. Nang biglang nagsalita si tatay. Simon! Siyempre naman kilala kita.
Wala yun. Saka, hindi naman talaga ako nagulat. Ang totoo'y nadulas lamang ako. Nadulas lang ako. Kita mo naman, di ba? At kung kamusta na si Pedring, maayos naman siya. Kitang-kita naman. Maayos naman siyang nakauwi. Ano ba yung dahilan at bakit mo siya kinakamusta? Tanong pa ni tatay. Kanina ho kasi yung mga emo. Nagtakbuhan ho kami nung nagpunta ho kami sa may bahay dun sa may malapit sa Sampalukan. Yung may nakasinding lamparilya. Paano ho kasi may narinig kaming sumitsit. At sa takot ho, napatakbo ako. Tinangka ko pang hilahin si Simon. Subalit, naiwan siya. Kaya gusto ko lamang kung kamustahin kung ayos lamang siya. Sambit pa ni Simon. Mabuti naman si Pedring. Wala naman siyang naikwentong kakaiba. Hindi ba, Pedring? Tingin pa sa akin ni tatay. Oo, tay. Simon, maayos naman akong nakauwi. Salamat sa pagkamusta sa akin. Tugon ko na lamang. Mabuti naman. Sige, Pedring. Uuwi na rin ako. At heto nga pala, yung party sa mga naibigay na salapi sa atin kanina. Pagdamutan mo na. At salamat ulit. Hanggang sa uulitin. Sambit pa ni Simon. At ilang sandali lamang ay nagpaalam na si Simon at saka umuwi na. Pagkalayo ni Simon, ay kaagad kaming kinusap ni tatay. Ito ang gagawin natin. Itong bagay nito ay ililihim mo lamang, Pedring. Sapagkat, kapag ito ay nalaman ng ibang tao, ay imbis makatulong, baka makadisgrasya pa. At bukod dun, ay malalagay pa tayo sa balag ng alanganin. Sambit pa ni tatay. Ngayon, Pedring, samahan mo ko at pupuntahan natin yung bahay kung saan mo nakita ang nilalang na yun. Dagdag pa ni tatay. Teka, sandali lamang. Biglang sabat naman ni nanay. Bago ka umalis, dalhin mo to, Emong. Mahirap na kung wala kayong daladalang pananggalang. Sambit pa ni nanay. At may iniabot si nanay. Isang mahabang bagay na nakabalot sa pinagsama-samang dyaryo at mga comics na kahit hindi buksan ay alam ko na kung ano ang laman yun. Isang buntot pagi. Isang mabisang panlaban sa mga aswang. Handa ka na ba, Pedring? Tanong sa akin ni tatay bago kami lumabas ng bakuran. Ako naman ay napapaisip pang talaga sapagkat sariwa pa sa aking gunita ang kaanyuan ng aswang na yun kung kaya't kinikilabutan pa rin ako magpasa hanggang ngayon. At makalipas ang ilang minuto, saka pa lamang ako nakatugon. Opo, tay. Handa na po ako. Sambit ko. Kung gayon ay tara na! At nang papalabas na sa bakod, ay muling nagsalita si tatay. Teka! Pedring! Ikaw na kaya munang mauna. Mas kabisado mo yung lugar na pupuntahan natin eh, hindi ba? Sambit naman ni tatay. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Puro ka kasi kahambugan. Bakit yung anak mo pa uunahin mo? Biglang sambit ni nanay na nasa likuran. Nang biglang hinawakan ako ni tatay sa balikat. Ako na palang mauuna, Pedring. Sa likod ka lang muna. Doon ka. Sumunod ka sa akin. Biglang sambit ni tatay. At dahil doon ay tumapak na palabas ng bakuran si tatay. At saka sumunod ako. Habang bit-bit ang sulo. Habang naglalakad,
ay unti-unti namang sumisikdo ang aking dibdib. Tila nararamdaman ko na ang kilabot na unti-unting gumagapang sa aking katawan. Habang iniisip ko pa lamang, napabalik na kami sa bahay na yun. Makalipas ang lagpas 10 minuto na paglalakad, ay natatanong ko na ang naiwang nakasinding lamparilya. Yun na ba yan? Tanong ni tatay. Tumango na lamang ako at hindi na nakapagsalita pa sapagkat nakakaramdam na ako ng pangangatal. Si tatay naman ay inihanda na rin ang buntot pagi. Napatingin ako kay tatay dahil dun. Mahirap na, Pedring. Hindi pa din natin masasabi ang panganib na kaakibat ng nilalang na yan. Kaya kailangan handa tayo palagi. Sambit pa ni tatay. Nagpatuloy na kami. Dahan-dahan naming binabagtas ang daan papalapit sa bakuran ng bahay na yun. At nang makapasok na kami sa bakuran, ay halos patingkayad na akong naglalakad upang hindi maglikha ng kahit na anong ingay. Mula sa aming kinakatayuan, ay tanaw ko na ang silong. Agad kong sinabi kay tatay yung silong na dun ko nakita yung aswang. Tay, yan yung silong. Bulong ko pa. At habang sinasabi ko yun, ay tila sinakloban ako ng matinding takot. Naalala ko yung kanina. Si tatay naman ay tila nagdadalawang isip din na parang nag-aalangan kung hahakbang ba o hindi. Nagkatinginan pa kami ni tatay na para bang nababasa ko ang kanyang isipan na kung sino ba ang mauuna sa amin. Nang sa isang iglap ay biglang may umihip na napakalakas na hangin at biglang namatay ang hawak-hawak kong sulok. Napakaripas na ako at napatago ako sa bandang likuran ni tatay. Kaagad namang iniumang ni tatay ang daladala na itong buntot pagi at akmang ihahampas ito sa hangin. Nang biglang may nagsalita, "Maraming salamat at nagbalik ka. Maawa ka na. Tulungan mo ako. Tulungan niyo ako." At ilang sandali pa'y nakita kong muli ang mga mapupulang mga mata na nasa kailaliman ng silong. Ngunit nung mga sandaling yun, biglang nangibabaw sa akin ang awa. Kaagad kong pinigilan si tatay. Hindi ko alam kung saan ako nakahugot ng lakas ng loob, pero kaagad kong pinigilan si tatay upang wag ihampas ang buntot pagi. At alam kong kailangan talaga ng nilalang ng tulong. "Maawa kayo. Maawa kayo. Tulungan niyo lamang akong makabalik sa aking angkan." Sambit pa ng nilalang. Nang ilang sandali pa, ay tumayo pa ang nilalang at tangkang nalapit sa akin. Pagkakita ni tatay ay hahatawin na ito ng buntot pagi. Kagad-agad kong pinigilan ng mga kamay ni tatay. "Maawa kayo. Maawa kayo sa akin. Hindi ako naparito upang maghasik ng lagim." Sambit pa ng nilalang. At ilang sandali pa'y pakiwari ko'y tila tumangis ang nilalang na yun. Ramdam ko ang kanyang paghikbi na tila hindi niya gusto ang kanyang kinasasapitan. At maging si tatay ay tila nahimasmasan nang siya mismo ay masaksihan din yun. Nang ilang sandali pa'y nagtanong si tatay, "Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito sa baryo namin?"
napunta lamang ako dito sapagkat may kinuha lamang akong bagay na mahalaga sa akin. At ang bagay na yun ay hindi mula sa tao. Mula yun sa kalikasan. At kailangan namin yun. Hindi ako taga rito. Kaya nga lamang, pagpunta ko rito ay may isang antingero ang kamuntikan na akong patayin. Buti na lamang at nakatakas ako. Subalit, mayroong siyang dasal na ginawa upang hindi na ako makapagpalit ng anyo. Sambit pa nung nilalang. Maawa kayo. Hindi ako naparito upang mameruwisyo. Nais ko lamang makauwi sa aming angkan. Sambit pa nang nilalang sa silong. Napatingin na lamang sa akin si tatay. At tila nauunawaan na ang aking nais. Nais ko talagang tulungan ang aswang na makabalik sa kanilang angkan. Nang ilang sandali pa, ay nakarinig kami ng mga ingay. Mga yabag ng tao. Kagad na patago ang aswang. Nang muli kong tingnan ang ingay na yun, may mga taong paparating. Tay, paano yan? May mga paparating. Mukhang mga taga-baryo. At maya-maya pa, ay natatanaw ko na ang mga kabaryo namin. May mga daladalang sulo at may mga dalang sibat. Tila tinutugis nila ang nilalang na nais naming tulungan. Huwag kang magkakamaling linlangin kami! Dahil hindi ako magdadalawang isip na ihambalo sa'yo ang buntot pagi na ito! Sambit pa ni tatay. Ngunit pumayag na si tatay na tulungan namin ang aswang. Ngunit paparating na ang mga taga-baryo. Rinig na namin ang mga yabag nila. Paparating. Kapag nakita nilang aswang, papatay nila ito. At maging kami at ang aming pamilya ay madadamay pa. Maging si tatay ay nabahala ng makitang paparating ng mga taga-baryo. Anong gagawin namin? Nang maya-maya pa, ay naririnig ko na ang sigaw ng mga kababaryo namin. Dito! Dito! Baka andito yung aswang! Mga kasama, paligiran natin yung kubo! Sigaw pa nung isang lalaki. Nasa tingin ko, ay nagmumula kay Kaipe. Pagkatingin namin ay nasa harapan na ng bakuran ng mga tao at papaikot na sa bakuran. Pedring! Bilisan mo! Dalhin mo na muna sa libis! Sa likod ka dumaan! Dito sa may talayban! Dalhin mo sa likod ng bakuran natin! Bilisan mo! At ako nang haharap ko'y nakaipe. Sambit pa ni tatay. At sinalubong na ni tatay si nakaipe at ang mga taga-baryo. Kaipe! Bungad ni tatay. Emang! Naparito ka! Nabalitaan mo ba na may aswang? Sambit ni Kaipe. Ah, oo, Kaipe.
Iyon nga ang dahilan kaya nasa labas ako ngayon. Sinusundan ko talaga kayo. Kita mo, dala ko ang buntot pagi. Hinahabol ko ang aswang. Sambit pa ni tatay. Eh talaga ba? Ikaw lamang mag-isa, hinabol mo? Tanong pa ni Kaipe. Ay siyempre naman Kaipe, kahit 10 aswang pa yan, kahit ako mag-isa, hindi ko urungan yung mga yan. Banggit pa ni tatay. Napakatapang mo talaga kay Imong. Tama, samahan mo kami at hanapin natin ng aswang. Tara na! Yakag pa ni Kaipe kay tatay. Ako naman ay nasa likod pa din ng bahay kubo na ito. Tumitsyempo kung kailan aalis. At wala na akong dahilan. Kung hindi, sabihan na ang nila lang na sundan ako. Ngunit medyo paika-ika na ang lakad ng nila lang nito. Mukhang meron siyang iniinda, kaya pala hindi makaalis. Nang maya-maya pa'y narinig kong sumigaw si tatay. Nasaan ka na, aswang? Papaligiran na namin ang bahay! Wala ka nang tataguan pa! Sigaw ni tatay. Na marahil ay hudyat niya na umalis na kami. Kung kaya't walang ano-ano, ay hinata ko ng aswang at halos kaladkarin ko na. Dali-dali kaming lumabas sa likod at halos pagapang. Naririnig ko na ang pagligid ng mga taga-baryo. Daglian kong pinasuot sa bakuran ang nilalang na yun. Buti naman at nagawa niya. Pagkatapos niya, ay agad akong sumunod at sumuot sa bakuran. At habang papalusot na ako sa bakuran, ay biglang tumayo ang aswang at humarap sa akin. Tila biglang nawala ang kanyang iniinda kanina. Nakatingin lamang ito sa akin. Sa isip-isip ko, ano kayang pinaplano niya? Nang biglang nagsalita ang aswang, "Salamat sa iyo, Pedring. Makakaganti din ako sa iyong kabutihan." Ah! Nang ilang sandali pa'y bigla na naman itong napalahod na tila may iniindang muli. At maya-maya pa, naririnig ko na napapalapit na sa amin ang mga yabag. Naririnig ko na yung mga tao. Papalapit sa amin. Mukhang natuntun na kami ng mga taga-baryo. Kaagad kong inakay ang aswang. Papalayo. Subalit hindi makalakad ng mabilis ang nilalang. At baka maabutan na kami. Nauulinagan ko pa ang paghalughog ng mga taga-baryo sa paligid. Bawat talahib, bawat puno. At maging sa bahay nung may naiwang nakasinding lamparilla, ay hinahalughog nila maging ang bakuran nito. Nang ilang sandali pa'y biglang may nagsalita. Pedring! Pedring! Halika dito! Halika dito! 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 Pagkatingin ko, ay si nanay. Nakakubli siya sa mga halamanan. Agad kaming tinatawag. Buti na lamang ay may daladalang balabal si nanay at kaagad isinaklob sa nilalang na yon upang matakpan. Nay, buti na lamang at sinundan nyo kami. Pero, paano yun alam na? Nasundan kami ng mga taga-baryo. Tanong ko. Eh, sinusundan ko din kayo kanina pa. Alalang-alala ko sa inyo ng tatay mo eh. Asan namang tatay mo? Sampit pa ni nanay. Andun po, nay. Pinakihirapan si Nakaipe, tugon ko. Eh, sino pong kasama ng mga kapatid ko sa bahay? Tanong ko pa. Ang lola at lolo mo, ginising ko sila. Sila muna ang kasama nila doon. Sambit pa ni nanay. Tara na, bilisan mo.
Teka, saan pala natin dadalhin tong nilalang na to? Bulong pa sa akin ni nanay. Ang sabi po ni tatay, sa likod daw po ng bahay natin, sa may libis. Sambit ko. At iyon nga ang ginawa namin. Tumalilis kami ng takbo. At palihim kaming dumaan palayo sa mga taga-baryo. At binagtas namin ang mga talahiban sa likod. Taliwas sa may daanan sa may gitna. Habang naglalakad, ay maging si nanay ay hindi maiwasang hindi matakot sa kaanyuan ng nilalang. Ngunit nasa sitwasyon kami na ang kinatatakutan namin ay aming tutulungan. Nang makarating kami sa amin, ay napahiyaw si Lola nang makita ang aming kasama at napaantanda ng mga halos 10 beses sa sobrang gulat. Ang antanda ay ang Tagalog po ng Sign of the Cross. Dahil doon ay napasilip na rin si Lolo. Pagkakita sa nila lang ay kung anong ginawa ni Lola kanina ay ganun din ang ginawa ni Lolo. Napaantanda ito. At sa tingin ko ay mas marami pang ginawa ni Lolo. Huwag mang ilalapit yan sa mga apo ko. Sambit pa ni Lola. Sabay akap sa mga kapatid ko na nung mga sandaling yun ay natutulog pa sa lapag. Si Lolo naman ay kaagad na kumuha ng itak. Naagad namang sinabihan ni nanay. Tay, huwag po tay. Tutulungan natin yan. Yan ang sabi ni Imong. Kapag may mga taong nagtungo rito, sabihin na lamang po ninyo na wala po kayong nakita. Mamaya ipapaliwanag ko pong lahat. Sambit na lamang ni nanay. Si Lolo naman ay biglang naguluhan sa mga sinabi ni nanay. Ano daw ang sabi ni Maring? Tanong pa ni Lolo. Hindi ko din alam. Tugon na lamang ni Lola. At biglang nabalintunaan sina Lolo at Lola. Tila hindi nauunawaan kung ano ang mga nangyayari. Nang muling nagsalita si nanay. Saka ko na ipapaliwanag, nay. Basta ipangako po ninyo na wag ninyong sasabihin na may nakita kayo. Mariin pang sambit ni nanay. Ngunit habang nag-uusap sila nanay at lola, ay nakarinig kami ng sumisigaw sa labas. Maring! 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 Bilisan nyo! Bilisan nyo! May mga paparating! Si tatay palang nasa labas na yun. At may paparating nga ng mga tao. May paparating ng mga tao dito. Huwag kayong maingay. At wala kayong nakita. Dahil doon ay napatakbo na ako sa likod namin sa may libis. May maliit na kubo doon na madalas pinagtatalian ng aming mga alagang hayop. Lalo na kapag malakas ang ulan. Pansamantala kong iniwan ang nilalang doon. At saka muling bumalik sa bahay. Pagkabalik ko, ay nagsasalita na si tatay at nasa harapan ng aming bakuran. At merong mga kalalakihan na naroon. Mga humigit kumulang, nasa 5 kalalakihan. Bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Papano kung malaman nila na naririto ang aswang? Pigil hininga akong nagtago sa likod ng aming bahay habang pinapanood ko ang mga kaganapan. Nang magsalita muli si tatay,
Baka may nakita kayong aswang dito, ha? Mareng, may nakita ka ba? Sambit ni tatay habang kinakausap si nanay. Tay! Sabihin nyo lang sa akin kung may napansin kayong aswang. At hindi yan makakawala sa buntot pagi ko. Dagdag pang sambit ni tatay. Habang ang mga kabaryo naman namin ay tila manghang-mangha sa katapangan na ipinapamalas ni tatay. Sina lolo at lolo naman ay tila tahimik lamang at napapatingin na lamang sa isa't isa. Nang magsalita si Mang Igmay na isa sa mga kabaryo namin na naroroon. Emong, mukhang wala nga dito. Ang mabuti pa ay mong ipuntahan naman natin sa kabilang bahay. Baka naroroon. Yakag pa ni Mang Igme. Tama, Igme. Isa-isain natin. Talagang hindi makakatakas ang aswang na yan. Sambit pa ni tatay. Tama. Isa-isain natin. Tama. Tama yan. Isa-isain natin. Tama si Emang. Sambit pa ng mga kasama nila Mang Igme. At ilang sandali lamang ay lumisa na ang mga kabaryo namin kasama si tatay. At saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Kaagad-agad naman ay hinanap ako ni nanay. Pedreng, kinakailangan maitago mo na ang nilalang na yan. Kailangan mo na siyang malayo dito. Sigurado ako babalikan yan siya. Lalo na kapag kasama na nila si Mang Densyo. Sambit pa ni nanay. Tama. Imposibleng hindi yan matuntun kung naririto na si Densyo. Dagdag pa ni lolo. Si Mang Densyo ang antingero sa aming baryo. Mabait na tao si Mang Densyo. Subalit sa mga nilalang nakagaya ng aswang, ay wala siyang awa. Buti na lamang din at mga kaibigan yun ni tatay. At maging ang mga pumuntang mga taga-baryo dito sa bahay ay mga kaibigan din ni tatay at madalas niyang kakwentuhan. Pero nay, lo, saan ko dadalhin ang nilalang na yun? Tanong ko. Ano ba ang sabi ng aswang na yan? Ano daw bang tulong ang nais niya? Tanong ni lolo. Sabi niya, gusto niya lamang daw makabalik sa kanilang angkan. Ayun naman pala. Kausapin mo ang nilalang na yan. At tanungin mo ang lugar. Tugon pa ni lolo. Dahil doon ay muli kong kinausap ang nilalang na yun. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay bumalik ako kina nanay at lolo. Lo, alam ko na kung saan dadali ng nilalang na yun. Natuntun ko na ang lugar ng kanilang angkan. Kakailanganin ko po ng kalabaw at karitela. Sambit ko. Magaling! Mahusaya po! Teka, saan ba yung lugar na yan? Tanong ni lolo. Bicol daw po eh. Tugon ko. Biglang nagimbal si na lolo, lola, at si nanay sa aking nasambit. Ako naman na walang kamuang-muang sa mga lugar sa labas ng aming baryo, ay tila nagtaka. Bakit po? Saan po ba yun? Tanong ko. Sa ibang probinsya yan, apo. Malayo yan. Kinakailangan mong bumiyahin ng kalahating araw sa pagkakatanda ko. At depende pa yun kung saan mismo ang lugar. At kung gagamit ka naman ng kalabaw, baka abutin ka ng isang araw bako makarating dun. Sambit pa ni lolo. Nang ilang sandali pa'y dumating na si tatay. At tila dama namin ang kanyang pagkasabik
na makauwi. Maring! Ano nang nangyari? Nakatago na ba ang aswang? Bungad ka agad ni tatay sa amin. Oo, tay. Nakatago na. Magaling! Kung gayon ay dalhin na natin siya sa kanyang mga angkan. Nakita niyo bang ginawa ko kanina? Nalinlang ko sina Igme at sina Kanuto. Pangisi-ngisi pa si tatay sa kanyang nagawa. Emong, may kaunting suliranin. Biglang tugon ni Lolo. Ano po yun, tay? Iyong lugar na tutunguhin nyo ay sa Bicol. Bicol! Biglang natigilan si tatay. Bicol! Maging ako'y paslit pa lamang nang huling nakatapak sa lugar na yun. Malayo yun! Sambit ni tatay. Paano na ngayon yan, tay? Tanong ko. Napatingin na lamang sa amin si tatay at tila blanco rin ang kanyang isipan kung ano ang gagawin. Wala naman na tayong ibang pagpipilian pa. Sapagkat hindi maaaring manatili ang nilalang na yan dito. Sapagkat tinawag na nila Kaipe, si Dencio. Kapag nagawi si Dencio dito sa atin, sigurado, pati tayo madadamay. Wala pa naman yung awa sa mga aswang. Siya ang tagapas lang ng mga aswang dito. Sambit pa ni tatay. Kungkit ipinahanda na ni tatay ang karetela at ang kalabaw. Tay, paano yan? Baka pag hinilaan tayo ng mga taga-baryo, kung bigla tayong aalis ng 10 oras ng gabi. Kung ipagpaliban muna kaya natin at antayin natin humupa ang sitwasyon bago tayo umalis. Sambit ko pa. Hindi maaari, Pedring. Kung gagawin natin yun, maaabutan tayo ni Dencio. Malalaman at malalaman niya agad yan. Hindi maaaring makatago ang aswang. Dagdag pa ni tatay. Biglang nag-isip ng gagawin si tatay. Pedring, magdala ka ng kumot at banig. Ibalot mong nilalang na yan at ilagay mo sa pinakaibaba ng karetela. Sambit pa ni tatay. At biglang nag-isip pa ng plano si tatay kung paano ng aming gagawin. At sa kalaliman ng gabi niyon, ay umalis kami sakay ng karetela. Kasama ako, si Lolo, at ang aswang. Katabi ni tatay si Lolo na nagtitimo ng kalabaw. Ako naman ay nasa likod. At ganun din ang aswang. Nang maya-maya pa'y nakita kami ng mga taga-baryo, mga may daladalang mga sulo at mga sibat, handang-handa na tumugis ng aswang. Mga humigit kumulang ay nasa 10 kalalakihan ng mga ito. Bigla akong kinabahan. Baka mabisto kami sa aming gagawin. Kungkit nagtalokbong na lamang ako ng kumot sa takot. Nang maya-maya pa'y tinawag na ng isa sa mga kalalakihan si tatay habang nakasakay kami sa karitela. Emong, mukhang may biglaan kaya itong lakad ah. Malalim na ang gabi. Baka mapano kayo. Ano bang nangyari? Boses iyon ni Mang Igme. Nang biglang umiyak si tatay. Kungkit nagulat kami ni Lolo. Igme! Iyong anak ko!
Biglang nanakit ang tiyan! At sabay tapik sa akin ni tatay. Ako naman ay hindi ko alam ang gagawin. Nang biglang naisipan kong umatungal. Nagkunwaring masakit nga ang aking tiyan. Aray ko po! Napakasakit! Ang sakit ng tiyan ko! Pagkukunwari ko pa. Narinig mo yun, Igbe! Sigurado ako. Kagagawa niyo ng aswang! Maghahanap muna kami ng mahusay na manggagamot. Tutunguhin lang muna namin kagad upang maisalba ang aking anak. Igbe! Tugisin niyo ang aswang! Tugisin niyo! Pagbalik namin ay ako mismo ang kikitil sa buhay ng aswang niyan. Paggalit pa na sambit ni tatay. Bigla namang natulala si Mang Igme sa sinabi niyo ni tatay. Ganun ba, Emong? Tama! Walang iya talaga yan! Sige, Emong! Makakaasa ka! Hahalugugin namin ang baryo para mahanap ang aswang! Bangako yan! Sambit pa ni Mang Emong. Tama, Emong. Mag-iingat kayo, ha! Pedring, tiisin mo lamang muna at malulunasan din yan. Sambit pa nila Mang Ambo, nakasama nila Mang Igme ng mga sandaling yun. At ilang sandali lamang ay umalis na sina Mang Igme at nagpatuloy na sa pagroronda upang tugisin ang aswang. Pagkaalis ng mga kalalakihan, ay agad nang pinakaripas ng takbo ang karetela ni tatay upang makalayo na ng husto. Buti na lamang talaga at wala dun si Mang Densyo. Ang aswang naman na tinulungan namin ay nakatago sa bandang ilalim ng karetela kung saan natatakpan ng mga kamuting kahoy na inani kanina. At hanggang sa makalabas na kami sa aming baryo. At nang makalayo-layo na kami sa aming bayo, ay kapansin-pansin na medyo bumuti na ang kalagayan ng nilalang na iniligtas namin. Bagamat hindi pa rin siya makapagpalit ng anyo, ay ayon sa kanya, ay gumaan-gaan na raw ang kanyang pakiramdam. Subalit habang nasa karetela kami, ay pinahawakan sa akin ni tatay ang buntot pagi para na rin daw sa aming kaligtasan. Nagpatuloy ang aming paglalakbay. Nung mga panong yun ay bihira pa talaga ang mga sasakyan, kungkit mga kalabaw at kabayo lamang ang aming pamamaraan ng paglalakbay lalo na't pagmalalayo. Wala man lamang kaming kadaladalang baon o kahit tubig man lamang. Ngunit tiniis lang namin yun at nagpatuloy lamang kami. Ako naman, bagamat bukal sa loob ko ang pagtulong, ay naging alisto pa rin ako. Hindi ko inaalis ang aking tingin sa nilalang na yun na kasama namin. Kagaya na rin ng bilin sa akin ni nanay at ni lolo. Hanggang sa sumilip na muli ang haring araw, kaagad na humingi ng tulong ang nilalang na takpan siyang maigi. At hanggat maaari, ay huwag na huwag paaarawan. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakbay. At makalipas ang halos buong araw ng paglalakbay, ay nakarating na rin kami sa Bicol. Ang nilalang na yun ang nagsasabi kung saan kaming direksyon daraan. At lumipas pa ang ilang oras, kakahanap sa kanilang lugar. Hanggang sa lumagpas na ng katanghalian at maghahapon ng muli nang makarating kami sa isang baryo. Liblib na liblib ito. Mas liblib pa sa aming baryo.
at hindi ko aakalain na may nakatira dito. Halos nasa pusod na ito ng kagubatan. Ngunit patuloy lamang kami sa paglalakbay. Nang bigla kaming pinahinto ng kasama naming aswang. Pagkahinto ay nakaramdam na kami ng mga kumakalas ko sa paligid. At ang masangsang na amoy ay mas lalong tumindi. Nagtanong si tatay. Naririto na ba tayo sa lugar ninyo? Hindi tumugon ang aswang. Tila wala itong narinig. Nang ilang saglit pa'y nag-alis na ng talukbong ang aswang. At bumaba ito ng kusa. Bumaba ng karitela. Hindi ito nagsasalita. At wala man lamang binanggit patungkol sa tanong ni tatay. Nang ilang sandali pa'y unti-unting may lumabas mula sa mga masusukal na kagubatan. Mga matang mapupula. At marami sila. At dun ko napagtanto na nakapaligid sa amin ang mga ito. Biglang kinuha ni tatay ang buntot pagi. Si Lolo naman ay naghawak na ng kahoy na maaari na itong ipanghampas. Ako naman ay nananatili lamang sa karitela. At hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Nung mga sandaling yun ay nagsabi na ako, "Tay, umalis na kaya tayo. Baka paligiran na tayo ng husto." Sambit ko. At walang paapaalam ay nagmuestra na si tatay. At pinapatakbo nga ang kalabaw. Nang biglang magsalita ang isa sa kanila. "Walang aalis." Sambit nung isang nila lang na tila may pinakamalaking pangangatawan. "Nako, mukhang nalin lang tayo. Mukhang nalin lang tayo. Mukhang isa itong patibong." Sambit ni Lolo. At unti-unti ay lumalapit ang mga kalahin ng mga aswang sa amin. Si tatay naman ay buong higpit ng hinawakan ng buntot pagi. Nag-aantay ng magandang tiyempo. "Tay, dito ka sa likod ko. Hindi kayo mapapano. Walang makakalapit sa mga yan." Sambit pa ni tatay. Nang ilang sandali pa'y sumenyas ang aswang na tinulungan namin. Kasunod nun, ay huminto sa pag-abante ang mga kalahi niya. At dahan-dahan ay umatras ang mga ito. Palayo sa amin. Ilang sandali lamang ay may pinainom dito na isang hindi matukoy na bagay. Matapos niyang lagukin ang bagay na yun, ay unti-unti nang nakapagpalit ng anyo at naging isang lalaki. Nung tuluyan ng nakapagpalit ng anyo, ay hindi mo ito kababakasan na isa pala itong aswang sapagkat magandang lalaki, matangkad at may kaputian. Hindi mo mapagkakamalang may lahi ng aswang. Ilang sandali pa ay nagsalita ang lalaking tinulungan namin. "Paumanhin sa inyo, Pedring. Sa inyo, Mang Emong. At sa inyo po, Lolo. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa akin. 10 ng aking angkan ay humihingi kami ng paumanhin at pasasalamat sa inyo." Sambit ng lalaki.
Matapos yun ay umalis na rin kami kaagad sa lugar na yun. At hindi na kami nagpaabot pa ng pagdilim ng kapaligiran. Makalipas ang 3 araw, ay nakabalik na kami sa aming baryo. Pagkakita sa amin ni nanay at ni lola, ay nagsipag-iyakan ng mga ito. Tuwang-tuwa at hindi inaakalang makikita pa kaming buhay at makakabalik ng buong buo. Buti naman! Salamat sa Diyos at nakauwi kayong buhay! Sambit pa ni Lola. Si nanay naman ay humahagulgol sa pagiyak habang akap-akap ako. Maging ang mga kapatid ko ay nagsisipag-iyakan dahil inaakala nila na kung ano na ang kinasapitan naming mag-aama kasama si Lolo. Si tatay naman ay agad nang pinapasok si nanay sa loob ng bahay. Tama na yan! Tama na yung iyak-iyak! Paggalit pa na sabi ni tatay at padabog pa na itong isinarado ang pintuan. Nalabis namang ikinagulat ni nanay at ni lola. Nang maya-maya pa ay may bit-bit na si tatay na isang bayong. Bagamat mabigat, ay buong lakas na kinaya ito ni tatay. At saka inilapag ito sa aming sahig. Pagkabukas pa lamang ng bayong, ay sa isang iglap ay biglang nagliwanag ang loob ng aming kabahayan. Naanimoy may mga maliliwanag na ilaw. Biglang napamulagat naman si nanay at lola at maging ang aking mga kapatid pagkakita. Sapagkat bumungad sa aming harapan ang mga ginto na nakalagay sa bayong, mga gintong barya at iba't ibang hugis ng mga ginto at kayamanan. Yan ang gantimpalang ibinigay ng tulungan namin ang nilalang. Yan ang gantimpala na ibinigay ng aswang nang tulungan namin siya na makabalik sa kanilang angkan. Simula nung araw na yun, ay nagbago ang aming pamumuhay. Simula nang makita pa lamang namin ang nilalang sa may kubo, doon sa may naiwang nakasinding lamparilya. Dahil sa gantimpalang nakuha namin, nakapagpatayo kami ng mga negosyo. Kabilang na riyan ang mga hardware, bigasan, at ang pinaka naging kilala sa amin, ang aming panaderya. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po nating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel.
At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Alona Sumbile. Shoutout din po kay Boss Francisco Olivar. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Sitio Puro na sina Jerome Quillastro at sa kanyang grupo ng Tukol Weste Kabatuan Iloilo, kay Jomar Miranda, Sarila Marcon and family dyan sa Binangkilan Santa Barbara Iloilo, Nestor Marcon and family dyan sa may barangay Pamuringaw proper Kabatuan Iloilo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Kagawad Rex Besite. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan, maraming maraming salamat po. Kay Kapitan Lito Tormon, Kagawad Pesoy Marcon Jr. at Kagawad Ardi Huyo ng Barangay Tukol Weste from Kagawad Rex Totong Bisite. Shoutout po sa inyo, maraming maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay I'm a Player 541. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Kuya Gio nang Buntin Lupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant. Dyan po sa may Bukandalia, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Happy listening to Villanes Family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Malvin Esquera. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kikito Boys, salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Elena Ravina Villanes. Happy 90th birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Ma'am Elena. Shoutout din po kay Ma'am Jacqueline Espino. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Battle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla, kay Boss Raul Manderegma, kay Boss Rundi Espiritu, Boss Oliver Sotel, Boss Nonoy Panesan, Boss June Lloyd de Los Angeles, Boss Stephen Sevilla, Boss CJ Kalikot, kay Boss Reynante Escuña, kay Boss Sam Tayas, kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Treat, Dimasalang. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po.
Maraming maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa May Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos Family, dyan po sa May Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria, at kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie De Mesa, ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Lia Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Roddy TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Roddy TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss. Shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng shoutout po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May itay po kayo, bisita lang sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Plokski, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Bless Navaca, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Miraisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby,
ng Milagros Gonzalez si Sir Romeo Shadow po sa inyo. Post sign 1986 love. May time po kayo bisita ng channel. Sign 1986 love. Post Young's Life shoutout. Post Russell Ferreira shoutout. Post Emsnack shoutout. Miss Jabel shoutout po. Post Joe GD shoutout. Ma'am Liza Arcega shoutout po. Ma'am Selena Rawato shoutout po. Post Francis Maula shoutout po. Post Stacy Vlog dyan po sa Spain shoutout po. Post Mary Pales, may time po kayo bisita ng channel po ng Post Mary Pales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Post Kamandag Pigeon TV, mahilig po ako sa Alapati, bisita po sa channel po ni Post Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Post Titan Love TV. Post DJ and George, mahilig po kayo sa Bedtime Stories, bisita lang po sa channel po niya. Post Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Post J Palo, shoutout. Post Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, kabihita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cone, shoutout po. Boss Freya Sol, shoutout sa iyo, boss. Boss Rezi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po, like mo at patinid po sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa aking account. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.